Hello, hello guys. Welcome back to my channel, McCoy Farmer again here. Kumusta kayong lahat, guys? Welcome na naman sa ating panibagong vlog. For today's vlog, guys, meron akong nakita sa work abroad na nangailangan ang bansang UK ng dairy farmer. So, I thought gusto kong i-share sa inyo yung magandang balita. Para kung interesado kayong mag-move sa United Kingdom. So, makinig kayo guys mabuti. Ito yung job opening sa UK. So, gaya ng sinabi ko guys earlier, ang bansang UK ay nangangailangan ng dairy farmer around the world. Medyo mahigpit lang yung kanilang qualification at mga requirements guys. So, yung kanilang qualification guys, at least meron kayong 3 years work relevant experience sa dairy farming. Kung kayo ay may experience particular dito sa New Zealand, particular sa South Island, which is saan ako nagtatrabaho, malaking ano yun guys, malaking plus yun sa kanila. Kasi I think yung weather dito sa South Island at saka sa UK ay pretty much the same. Maulan, malamig, snow, etc. So, kung meron kayong experience guys dito sa New Zealand, mas maganda kung interesado kayong pumunta ng UK. Tapos guys, at least meron kayong driver's license na full or non-prop ang inyong driver's license will do. Tapos kailangan guys, ito medyo mabigat to guys, medyo mahirap tong kunin. Kailangan meron kayong UK 5 IELTS na may band score na 4.0 sa lahat ng category. So mabigat yung guys kasi I was taking an IELTS before nung nag-apply ako sa Australia. So hindi siya madali. So mas mahirap siguro to guys kasi UK yung accent nila iba. Pero siguro guys kung galing kayo sa New Zealand or galing kayo sa Australia, kung gusto nyong mag-move ng UK, hindi na siguro hahanapin yung UK 5 IELTS. Kasi tingin ko i-honor naman nila yung experience natin dito sa New Zealand or Australia kung ilang taon man tayo dito. So, yun lang ang magandang, yun lang ang kanilang requirements guys. So, i-share ko rin sa inyo yung kanilang mga benefits. Yung salary starting nila guys doon ay 150,000 pesos per month. So maganda yun guys, napakagandang pera yun. Malinis na yun guys, after tax na yun siya. So yung visa nyo dun guys, it's a 2 years contract. Yung ano nyo dun, yung nakakontrata kayo ng 2 taon dun, pero renewable siya. So maganda yun guys, yung other benefits din guys, like yung accommodation nyo, sagot na ng employer yun. I think, kasi dito sa New Zealand, sa farm kami tumitira. So nakaano na siya, naka-deduct na siya sa aming salary yung rent ng bahay. So ayun lang guys, magandang balita kung kayo ay merong experience sa Saudi or Israel or Japan or Australia or dito sa New Zealand. Kung interesado kayong pumunta ng United Kingdom, panoorin niyo tong video na to at i-share niyo sa ating mga kababayan. Yung full details ng agency sa Pilipinas guys, ilalagay ko sa description. Please, paki-check yung full details, yung address, yung pangalan ng agency, yung email ad kung saan nyo isasend yung ang inyong CV at saka ang inyong job description. So kung kayo ay nasa Saudi, kung kayo ay nasa Israel or saan mang lupalop ng mundo, kung gusto nyong mag-send ng CV via email, paki-check yung description. Ilalagay ko sa description lahat ng details. So, ayun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo magandang balita. Kung interesado kayong pumunta ng United Kingdom, I think UK is a beautiful place as well. I think it's pretty much the same ang weather nila dito sa New Zealand. So, magandang bansa. Mayaman na bansa. I think kailangan nila guys ng at least 500 to hundreds dairy farmer siguro ang kailangan nila. So yun lang guys, kung nakatulong to sa inyo yung video, please paki-share sa ating mga ibang kababayan para marami pa tayong matulungan. So ayun lang guys, thank you very much for supporting McCoy Farmer. Kia ora.
Thank you very much. Bye.